Maray na ang ilang tendero-tendera dahil sa mataas na presyo ng asukal. Apektado rin yan ang ilang negosyo gaya ng mga grupo ng panadero. At para naman di masyadong lugi, isa sa nakikitang alternatibong solusyon ng grupo ay ang paggamit ng root crops. Si Divine De La Torres sa detalye. Rise and shine, Divine! Kung dati 5 piso pa ang tubo ni Ninian sa kada kilo ng asukal, ngayon nasa 1 piso hanggang 2 piso na lang. Bunso ito ng pagtaas ng presyo ng asukal sa bansa. Sapat na lang raw ito kumpara sa kinikita niya noong naglalaro pa sa 50 hanggang 65 pesos ang kada kilo. Tanong muna sila sa amin. So nabibigla din po sila sa presyo. So sabi namin wala din po kami magagawa kasi nga tumaas din po talaga yung bigay sa amin. Mapait din na balita ito para sa mga panadero lalo't sumabay pa ito sa pagtaas ng presyo ng trigo at langis. Ayon sa Asosasyon ng Panaderong Pilipino, hindi nakakayani ng kanilang hanay ang dagdag singil sa raw materials sa paggawa ng tinapay. Mahihirapan din umano silang ibenta ang kanilang tinapay kung magtataas sila ng presyo. Kaya isa sa nakikita nilang alternatibo ay ang paggamit ng root crops na may mga sugar content bilang sangkap. Pwede naming malesen ang paggamit ng asukal kung kami ay gagamit ng mga root crops, like for example ng kalabasa at iba pang mga gulay na which is contain sugar also, na mapapababa natin ang usage ng asukal mismo sa ating tinapay. Sa Monitoring Department of Agriculture, pumapatak na sa mahigit 100 piso ang kada kilo ng asukal sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Aabot naman sa 93 hanggang 95 pesos ang kada kilo ng white sugar sa wet market, habang nasa 70 hanggang 75 pesos naman ang kada kilo ng brown sugar. May ilang pamilihan din na na-monitor ang kagawaran na nagbebenta ng 120 hanggang 150 pesos kada kilo. Dahil dito, inaasahan na magtatakda ang DA ng Suggested Retail Price o SRP sa asukal ngayong linggo para maiwasan ang hindi kinakailangang taas presyo sa produkto. Isinusulong naman ng Sugar Regulatory Administration ang pag-aangkat ng asukal para mapunan ang pangangailangang supply sa bansa. Nasa kabuang 3,000 na tonelada ng asukal ang target i-import ng ahensya, habang nagsisimula pa lang ang local production ngayong Agosto. Hindi kasi naging sapat ang naging produksyon sa bansa dahil sa mababang volume ng naaning tubo dahil sa epekto ng mga pag-ulan at mga nagdaang bagyo. Samantala, noong nakarang linggo lang ay pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Agriculture Department para pag-usapan ang mga kinakailangang hakbang para mapayabong ang sugar industry. Divina De La Torre ng IBC 13 para sa Bayan.